Nakita ko na naman si Chris kahit mamamatay na siya. Nakikihalo pa rin sa tarlak ng politika. At talagang kampo ng mga demonyo talaga yung mga Aquino. Bakit ganyan siya? Nakikialam pa siya dyan. Ako yata, wala na yata akong lakas para sumali pa sa mga rally-rally, politika-politikang ganyan, para ikumpanya lang yan si Rupredo. Hindi mo nga alam ko ano mga karakas na mga yan, yung mga tangatangan tao na mga tiga-tarlak. Nakikiano, ako nga kilala ko ama niya. Ako na mismo na talagang tumanda na. Nakabarkada ko yan si Ninoy Aquino. Yan lahat na may kagagawa ng ano. E kilala ko nga si Sumulong eh. Hindi ako sasalita ng ganito kung hindi ko kilala yung mga yan. Talagang sakim sila, makasarili, masama. Yung ginawa na nga dyan sa Luisita na ang kaguluhan, nanay niya may kagawa-gawan. Pinagkakatiwalaan niyo pa yung mga tao dyan. Natural, nasa lugar ninyo. At natakot kayo mag-ano noong araw. Dahil yan ang lugar, pugad ng mga rebelde noong araw. Ang Tarlac, Tamabalakat. Yan ang pugad ng mga hukbalahok noong araw. Kaya yan pinaano ni Marcos noong araw, yan lugar na yan. Hindi, walang naniniwala. Kami mga matatanda, buhay pa. At ikukwento ko kung ano talaga. Ang tawag namin sa tatay ni Chris Aquino, dahil naging barkada namin yan, Tarzan. Dahil pag yan ay nalalasing, nagpupunta doon sa isang lugar ng kaibigan ko na merong club sa Ermita, kila Chiki at kay Erika Fernandez. Pag nalalasing yan, ay gusto gulo. Nagwawala ang tatay niya noong araw. Yan ang may kagagawa lahat ng mga nangyari noong araw diyan sa Pilipinas. Mga kaguluhan. Kasama niya si Commander Sumulong noon. Kung buhay pa si mga ano nung araw na sundalo, sila General Gatan, General Umari, General Santiago nung araw, mapapatunayan niya, alam ni Enrile yun, kilala ni Enrile yun. Bakit yan si Chris nakikialam pa rin dyan? Anong gusto niyang palabasin? Gagawa na naman ang kaguluhan? Isang araw mamamatay na rin siya. Hindi niya nakikita itsura niya ngayon. Pinagpipilitan niya yung sarili niya, ipagtanggol niya yung okay, yung kanyang kapatid na si Noy niya, maaring ayaw din ng gulo o ano. Pero yung nanay niya, ang tatay niya, sila may kagagawa ng lahat ng araw. Kaya ikinulong niya si Ninoy nung araw. Lahat ng kaguluhan, lahat ng ano nun, kaya nagkagulo dyan sa Mindiola noon dahil nga dyan sa mga ano ni Ninoy noon. Na mga kaguluhan dahil na sila'y hukbalahok no araw, ang tawagin, Communist Party sila. Bakit pinagpipilitan ni Chris na ganyan ang ano ng kanyang ano? Hindi ba sila naaano? Ako hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko kilala yung mga yan. Tumanda na nga ako eh. Kaya nga umalis naman, pati nga nun si Senator Osmeña, na tamaan ng pagpasabog nila diyan sa ano sa political rally no araw diyan sa Maykapo. Anong anak ng kwenting niya si Chris Aquino, walang katigil-tigil, tinamaan ng demonyo yung ano yan. Magpagalit na galit siya kay Bongbong kung manalo si Bongbong Marcos. Eh, mga Marcos, walang kasalanan, walang kaano-ano. Bakit nila ginaganan yung mga tao? Eh, ako kilala ko yung mga yan. Bakit nila ginagawa yun sa mga Marcos? Hindi ako nakikiano sa politika, pero nakakagigil siyang tingnan eh.
Nakikita ko ngayon, nakikialo-alo siya sa, kahit may sakit na siya, nakikialo pa siya sa mga ganyan. Ako, wala na akong panahon. Ako malapit na mamatay at malapit na ako. May sakit ako, hindi ko pag-aaksayan ang panahon niya, mga rally-rally niyan. Anong dahilan? Dahil ayaw niya rin makulong. Dahil ayaw niya mabuksan ng ano. Dahil siya rin na may kagagawa na nakikiagaw siya sa mga alahas yata ni Marcos. Kaya ganyan siya, galit na galit. Hindi tama yan. Mali yan, ganyang pag-uugali. Ang salbahe mo, Chris Aquino. Samantalang noon, naliit-liit mo pa, bata ka pa. Ang nanay mo, kamadyungan ko. Ano yan? Ano yung mga pinagagawa ninyong yan? Anong kasalbahihan niya? Sasabihin mo, di-demanda mo ako? O di-demanda mo? Gusto mo magpatayan pa eh. Anak ng po, tiyan ka. Imbis na nananahimik na ang Pilipinas, inaayos. Siguro yan lang ang paraan para ibalik ni Bongbong ang kapayapaan dyan sa atin sa Pilipinas. Bakit sinahadlangan mo? Imbis na makiano ka, na tumulong ka sa kanila para maayos ang bansa. Bakit gusto niyong gumulo ang bansa natin? Hindi ko maintindihan talaga, Chris. Hanggat di ka namamatay, yan ang tanda mo sa salita ko. Isang araw bumilang ka hanggang sa isang taon. Mawawala ka sa mundo katulad ng magulang mo. Yan ang nakikita ko sa iyo ngayon. Ang sama mo. Ang sama mong klase ng tao. Bakit ganyan ni binebrainwash ninyo yung mga tao dyan sa Tarlac? Eh ako narating ko yung Tarlac dyan sa inyo. Alam mo, masama yung ginagawa mo. Walang kapatawaran yan sa taas ng tadana. At magdudusa ka. Ang kaluluwa mo, kasama ng magbulang mo, mapupunta sa impyerno o kung may impyerno man. Sunugin kayo doon dahil sa mga kasalanan ninyo. Hindi mo patahimikin ang Pilipinas. Mahal ko ang bansa natin. Patahimikan nyo na ang mga tao. Patahimikin nyo ang mga Pilipinas at ang mahihirap na tao na walang kakayanan para gumastos, na magsalita para diyan na bansang yan. Ginagawa nyo ano eh, lahat, ginagawa nyo lahat magulo. Ang gulo-gulo na nga ng mundo. Bakit akala nyo ba mabubuhay tayong lahat? Pag ito si Putin ay tinamaan ng sira ang ulong katulad ng magulang mo? Eh wala, tunaw tayo. Pati anak mo na gusto mong mahalin, gusto mong makasama, mawawala. Manahimik ka, Chris Aquino. Hindi ka nakakatulong. Gusto mong iluklok si Lenny Robredo. Wala nga siyang kakayanan. Kaya nga siya ayaw ng tao dahil wala siyang kakayanan na para maging presidente. Hindi niya kaya. Wala siyang utak. Napapanood ko lahat ng mga inaano niya sa Facebook. Napapanood ko na kung ano-ano mga pinagsasabi niya na wala sa ano, sa tema, wala sa ano ng politika o para maging mamahala ng Pilipinas. Wala. Hindi ako tiwala sa kanya. Mas gugustuhin ko pa si ano, si Sara Duterte. Talagang may utak. Si Bongbong Marcos, okay naman. Tama naman yung ginagawa ni Bongbong eh. Gusto niya maging maganda ang bansa natin. Gusto niyang guminhawa mga tao. Dahil alam ko mga Marcos may pagmamahal sa mga Pilipino. Alam mo, pinasasamaan yung ano eh. Hindi yan tama eh, Chris Aquino eh. Kung nakikinig ka man, makinig ka. Dahil ikaw maliit ka pa nun, nung kita'y makita. Diyan sa Mabalakat, diyan sa Tarlac. Kamadyungan namin nila Ben Melchor, ang nanay mo. Kaya manahimik ka, Chris. Kung ayaw mo mailabas lahat ang baho ninyo, manahimik ka. Kayo mga tao diyan sa atin, kung naririnig nyo ako at nakikita nyo, alam ko ang istorya. Wala namang ginagawa si Bongbong Marcos sa inyo. Bakit nyo ginaganon? Ang mga Marcos, si Madam Imelda. Wala naman silang ginagawang masama sa inyo. Bakit kayo nang gagalaiti? Naiingit kayo.
Dahil sila ang nakaano nung kung ano mang kayamanan yung ibinigay sa kanila na kay President Marcos nung araw. Eh, hindi ka pa nga buhay sa mundo nun, nung makuha niya yun. Bakit kailangan kayo maggalaiti sa ganun? Katakawan yan eh. Nakakala nyo mabubuhay kayo habang panahon. Akala nyo kung marami ang pera nyo, mabubuhay kayo. Hindi ah. Magdasal kayo na huwag si Puting mabuang sa Russia. At walang mabubuhay kahit sino sa atin. Ang sasama ninyo, hindi ka, ikaw Chris Aquino, nakakagigil ka, alam mo ba? Ang mga pinagsasasabi mo, wala sa ano, pareho kayo ni Angel Locsin. Hindi pa kayo pinapanganak noong araw. Anak ng kuting kayo talaga, oh. Puro kasamaan ang inapasok nyo sa utak ng mga tao sa atin. Puro kasamaan, pambibrainwash ang inaano nyo sa mga tao. Hindi yan tama. Yung ginawa nyo sa Hacienda Luisita na magulang mo, ni Cory, na mga pinapatay niya, ano yun? Ganun na lang? Ano to, gantihan? Kung gusto nyo ng gantihan, magpatayan na lang kayo lahat dyan. Sunugin nyo ang buong Pilipinas. Patayin nyo lahat ng tao. Pati kayo kasama, pasabugin ninyo. Puro kayo kasamaan eh. Gusto nyo kayo lang ang maging masaya. Gusto nyo kayo lang ang magkaroon ng kakainin sa bituka. Ayaw nyo nga imahihirap maging mayaman. Dahil mawawala na yung mga holy guardian. Mga sakim kayo. Alam mo ba? Ikaw sakim ka, Chris Aquino. Kaya ganyan na nangyayari sa'yo. Isinumpa kayo. Kasumpa-sumpa talaga kayo. Sinumpa kayo ng buong ano. Ay, hindi ko kayo maintindihan. Ang sama ng mga ugali ninyo. Puro pakitan tao, puro kaplastikan. Akala nyo ba yung mga tao naniniwala sa inyo, masaya na kayo, nanag niya, inaano kayo? Hindi ah. Hindi kayo pwedeng, at hindi kayo kailanman magiging masaya. Puro kasamaan ang nasa utak ninyo at puso nyo. Mga animal kayo, nakakagalit kayo pag pinanunod kita, Chris Aquino. Nakakagalit ka. Eh, wala ka pang bulbul nung araw. Maliit ka pa nun. Ganyan ang iyaano mo sa mga tao dyan sa atin. Ibe-brainwash mo. Ang isipin mo, kung may sakit ka at ano, kung gagaling ka pa o hindi na. Siguro kaya ginagawa mo yan dahil alam mo na hindi ka nagagaling. Dahil mamamatay ka na rin isang araw. Nakakaano kayo, imbis na sabihin ko mapanalangin kita na humaba pa buhay mo dahil nakakaawa yung dalawang anak mo. Hindi mo ba naiisip yon? Ang magdadala niyan, isinasama mo pa dyan, yung ang mga anak mo. Ipinakikita mo sa utak nila, inilalagay mo sa utak nila. Ganito yan, ganyan. Na sumali sa politika para ipagtanggol yung ano. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano man na nangyari sa magulang mo, hindi kasalanan ng Marcos o ng Duterte yon. Kasalanan ng mga magulang mo yon na ginawa nila. Bakit mo kailangan sisihin ang mga Duterte o daang Marcos? Kasalanan ng magulang mo yun. Ako, kilala ko magulang mo. Hindi ka na naano? Bakit ninyo inaano si... Eh, bakit si Imelda Marcos buhay pa hanggang ngayon? Oh, kung siya'y masamang tao. Eh, ikaw talaga, wala ka pa. Tanungin mo nga yung mga kapatid mo, ay ang babata niyo pa nung araw. Siguro nga hindi mo na ako kilala dahil maliit ka pa noon. Maliit ka pa noon, Chris Aquino, at yung mga kapatid mo, miski si Noynoy noon. Ano yung mga pinaggagawa mo? Ako mismo kilala ko ang ama mo at ang ina mo. Diyan sa Tarlac, kami nila Ben Melchor, ng mayor ng Pampanga. Ang sama mo talaga. Hindi kita maintindihan. Isinumpa ka. Sana ngayon manigas ka na dyan. Dahil sa mga kasamaan na ipinapasok mo sa utak ng mga taong nandiyan sa Tarlac.